Sabihin mo sa akin, mahal ako ni Elvira! Hindi ako pinalaki ni nanay para magsinungaling! Ganun! Sabihin mo, mahal ako ni Elvira! Hindi ka kamahal ni Mami! Kinakabahan ako para bukas. Makakaharap na naman natin si Gary. Konti na lang, Elvira. Ipagdarasal ko na pumalig sa ating hostisya. Amanda, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag natakasan pa ni Gary ang kaso natin laban sa kanya. May hangganan rin ang kasama ni Gary. Para! Hayop! Demonyo ka pa rin! Ray, hindi ko sinasadya lang. Hayop ka! Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Sabi mo bang babago ka? Ha? Sige! Patayin mo na rin ako! Lahat kami! Naglayo muna kayo! Humihinga pa siya. Anong gagawin natin? Ano? Ano gagawin natin? Anong gagawin natin? Tay. Tay, ano nang gagawin natin? Dali na sa ospital si Para. Hindi. Hindi pwede, Nay. Sigurado makukulong na ako. Dapat ka na makulong! Bukas na ako mag-desisyon. Kailangan ko pumunta ng hearing mamaya umaga. Baka maghinala sila kapag wala ako ron eh. Dito na muna si Mara. Hanggang sa makaisip ako ng paraan. Hayop ka! Clara, kailangan ko ng tulong mo. Kumusta si Mara? Wala pa rin siyang malay. Sandali lang yung hearing ko. Babalik ako agad. Tay, paano kung malala yung nangyari kay Mara? Clara, pwede ba huwag ka mataranta? Siguraduhin mo hindi makakaalis yan si Mara. Bantayan mo na rin ang nanay. Pagbalik ko, tsaka tayo magdesisyon. Uy! Naririnig mo ba ako? Ako. Siguraduhin mong susunod ka sa mga sinasabi ko. Kung hindi pareho tayo mapapahamak. Intindihan mo? Alis na ako. Hello? Mamang, si Mara po, gising na po ba? Elvira, hindi pa siya nagigising. Pero baka pagod. Ayaan mo, tapusin ko lang tong trabaho ko. Tapos gigisingin ko na siya. Sige po, sandali lang naman po kami dito eh. Babalik din po kami kaagad. Hindi nila alam na nawawala si Mara. Mukhang malulusot ang kotong.